Magandang araw sa atin mga boss. Welcome back ulit sa ating channel. Okay, so for today's video natin, eto, meron tayo ditong Barako 175. So ang issue kasi ng unit na ito ay eto, papakita ko sa inyo mga bossing. Ayan. So napupunding ilaw. Napupundi palagi yung kanyang headlight. So sabi ni customer, ito daw ay halos panlimang palit na niya ng headlight bulb. Yung unang palit niya tumatagal ng ilang araw, so 3, 2, ayan, tumatagal pa. So itong huli, pagkakabit daw niya ay pag-andar ng unit at tinesting niya yung ilaw, ayun, pundi na din kaagad. Okay, so ano nga ba ang issue ng mga unit na pagka mga gantong nangyayari ay laging napupundi yung headlight? Okay, so syempre ang pagkagantong napupunta ang headlight ay syempre doon kayo pupunta sa regulator. Kasi wala namang ibang walang ibang magko-control niyan kundi yung regulator. So pero bago kayo magpapalit mga bossing, syempre inyo munang i-check yung linya ng ilaw. So ang linaw, ang ilaw nito ng Kawasaki Barako ay yung kulay yellow. So, upon testing naman natin, okay yung linya. At kung makikita nyo man, bago pa naman yung unit. So, hindi siya possible na magkaroon ng problema yung linya or corrosion. Tinesting na din natin yung ilaw at okay naman yung kanyang linya dun sa kanyang sakit. So, eto yung problema. Ayan. Kita nyo ba mga bossing? Kapag gamit yung kanyang standard, yung original na regulator, pagka nire-rev mo siya na medyo mataas, talaga namang sumisingkar yung init ay yung liwanag ng mga ilaw pati dun sa kanyang pinaka dashboard na ilaw. So naapektuhan palagi dyan is yung kanyang headlight. At eto, testingin naman natin mga bossing yung ating ipinalit na regulator. Okay, so ayan lang kasi dito sa shop ang ginagawa natin, talaga nag-i-stack tayo ng mga ganyan para mas mapadali natin yung ating trabaho. Okay, so ayan, kung mapapansin nyo, okay na kahit nire-rev yung makina. So isa pa rin yung supply na binibigay na ng ating light coil dun sa ating mga supply ng ilaw. Okay, so kaya dito sa shop talaga nagpo-provide tayo ng mga gaya niyang mga regulator, mga CDI, yun yung mga priority na ina-advise ko na kung halimbawa ay magtatayo kayo ng shop o gaya namin na maliit lang yung shop namin. So talagang pini-priority lang talaga namin dito na bilhin ay hindi kami more on accessories. Talagang more on parts kami na mga pang replace dun sa mga unit na maaaring magkaroon ng problema yung mga parts. Kasi unang-una, mas mapapabilis nyo yung inyong trabaho, mas madali nyo madidetect kung meron kayong mga pan-testing. Okay? So, kapag ka meron kayong mga pan-testing, hindi nyo na rin kailangan tumakbo sa ibang shop or pwedeng pabilhin pa ulit yung customer o di kaya ay pabilhin yung customer dahil inakala nyo yun ang sira. Pero, pagkakabit, yun, malalaman nyo, hindi pa rin pala yun. So kung hindi kayo nagte-testing talaga, ayun. Pero pagka yung ganito, meron naman tayong mga pan-testing, mas mabilis nating madi-detect yung sira. Kasi gaya nito, ayan. Mapansin nyo, pinalitan lang natin ng regulator, so nag-okay na agad yung unit. Pero bago naman natin pinalitan yung regulator, syempre, checking pa rin tayo doon sa mga corrosion na po pwede mangyari. Gaya dyan sa kanyang sakit ng kanya regulator at dun sa mga sakit ng sa harness, kasi possible nagkakaroon ng problema dun sa mga harness at saka connection ng mga bawat wires. Okay, so ito, at palitan na natin ang bumbilyang bago. So kapag nagpapalit tayo ng bumbilya, syempre hindi natin hinahawakan yung mismong bumbilya kasi possible na magkaroon ng fingerprint yung ating bumbilyan na yan. At kung minsan mapapansin nyo, pag kinakabit nyo at hindi nyo nilagyan ng basahan, possible na kapag hinawakan nyo at inyong pinailaw,
minsan may mapapansin kayong umusok. Kasi minsan yung kamay natin, meron tayong minsan may oil. Ayan. So dumadasto siya dun sa pinaka bumbilya, kung kaya nagkakaroon ng mark yung ating mga bumbilya. So isa sa pinaka safe, mas maganda, ayun, gamitan nyo ng basahan. Safety na rin yun sa inyo, baka mamaya pag tulak nyo ng bumbilya, biglang mabasag yung bumbilya nyo, di naapektuhan pa yung kamay nyo. Okay, so ayan, na-testingin natin kung mapupundi pa rin siya. So kanina kasi, nung pagkalagay pa lang natin ng bumbilya, pag rev natin, talagang pumutok na kagad yung ilaw niya. Na kung mapapansin nyo, yung ilaw na pinagpalitan natin, talagang sunog yung ating bumbilya. So eto, so napalitan natin regulator at ayan, kung mapapansin nyo, hindi na siya napupundi. Okay, so yun lang mga bossing, sa pag-checking, ayun nga, syempre kung gaya ng mga gantong unit na ang ilaw ay nagmumula ang supply sa inyong light coil, syempre laging dadaan yan sa inyong regulator. Pero kung ang inyo namang headlight ay battery operated means yung halimbawa ay kahit patay yung inyong makina, kapag isinusinin nyo at inyong inion ng inyong switch ng inyong ilaw, yan ay battery operated. Pero gaya ng ganitong barako, siya ay light coil. Okay? So, gagana lang yung kanyang pinaka-headlight kapag pinaandar yung inyong makina. At saka yung ilaw niya, yung supply, ay hindi siya consistent na buong liwanag agad. Siya ay parang umaandap-andap, lalo na kapag ka naka-minor, at nagkakaroon lang siya ng stable na liwanag kapag tumaas na yung inyong RPM ng hanggang 2,000. So, ayun. At ito, yung ating regulator na pinagpalitan. So, napakadumi. Kasi nga, dun nga siya sa ilalim nakalagay. So, wala namang problema kasi siya naman ay nakataob yung pagkakalagay. So, pan-checking natin yung mga sakit, okay, walang problema. At talagang regulator yung kanyang problema. So, okay. So, ayun lang mga bossing. Maraming salamat sa inyo. Nawa ay nakapagbigay uli ako sa inyo ng panibagong idea. Okay? So maraming salamat po sa inyong panonood at doon po sa mga bago pa nating manonood, huwag niyo po sana kalilimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat mga bossing.